Hey Jewels, welcome back to our channel. And for today's video, we will be talking about credit card. So as you can see sa title, gusto kong ibahagi sa inyo, especially dun sa mga first timer. So kung gusto nyo malaman guys kung paano mapabilis or kung paano madaling ma-approve at magkaroon ng first credit card, then please keep on watching. So, ang credit card ay isang plastic na card. So, as you can see, ganito siya. Ayan. Isang plastic na card na pwede mong gamitin para pang purchase or pang bili ng mga goods or items na gusto mo, especially sa mall, or it can also use sa mga services na gusto mong i-avail. So, babalikan natin. Ang credit card ay isang plastic card na issued by the bank para pambili mo or sa pagbili ng mga goods, mga items na gusto mo sa mall, kahit saan. And also, pwede din siyang pang-avail ng mga services as long as tumatanggap sila ng credit card. Ano nga ba ang gagawin para magkaroon ng credit card? Yun muna ang itatackle natin guys, bago yung mga advantages at yung disadvantages. Kung gusto mong maka-avail ng credit card at mabilis ma-approve, ito yung kailangan mong gawin. Kasi ako dati, gusto kong ibahagi ito guys kasi ako, hindi ko alam talaga kung paano mag-apply, walang tumulong sa akin. Just as nag-research lang ako, nag-search ako sa Google kung paano, and alam naman natin, di ba, na kahit doon sa mga malls, merong nag-o-offer ng credit card, pero hindi natin alam na merong iba na ma-approve, meron ding hindi. So ngayon, itatakol ko sa inyo, based lang sa aking experience, and disclaimer na hindi ako binabayaran ng kahit anong banko para mag-share sa inyo nito. Gusto ko lang talagang ibahagi kung ano yung ginagawa ko based sa aking experience. Ang una ko talagang ginawa guys is pumunta ako sa banko. Pumunta ako sa banko kasi sabi nila, mabilis daw ma-approve kapag pumunta sa banko. Nung pumunta ako sa banko, hindi ko talaga alam na kung paano. So, yung purpose ko sa pagpunta ng banko is hindi para mag-apply ng credit card, kundi mag-deposit ng pera sa savings account ko. And then, sa pagpunta ko doon, merong isang yung staff nila or yung staff sa banko na sabi, "Ma'am, baka gusto mong mag-apply ng credit card." So ang ginawa ko, sige, try ko. So nag-fill up ako ng form sa banko. And pag fill up ko doon is ayun na, natapos ko na siyang i-fill up, and sabi lang ng teller sa banko na tatawag lang daw yung representative ng bank sa sayo. So ayun, mga ilang weeks ko siyang hinintay na baka may tumawag. So may tumawag siya guys, at yun na, na-confirm na lahat ng mga inquiries, lahat ng mga infos na nilagay ko doon sa information sheet nila. And then sabi ng tumawag or sabi ng kanilang representative, makukuha ko daw yung credit card ko kapag na-approve na siya. Pero ang akala ko kasi 1 month ma-approve na siya. So hindi pala guys, hindi ako na-approve doon sa bank na pinuntahan ko. So sana ko, ano ang ginawa ko guys para mabilis ako ma-approve? Ito siya. As in, sobrang dali lang guys. Gusto ko itong i-share kasi alam ko curious kayo kung paano ma-approve, and curious kayo kung paano gawin. So all you have to do is mag-apply kayo online. Yes, mag-apply kayo online, fill up nyo yung details, information sheet nila, nandun sa kanilang online form. Fill up nyo yun, at huwag kayong magkakamaling mag-fill up. Tapos, after dun, isubmit nyo na. So, ano yung bank na fini-fill upan ko? Eastwest Bank. As in, mas feel ko na madali lang silang mag-approve ng mga application sa credit card. So, yun ang masasuggest ko. Pagkatapos mong mag-apply online, meron silang link. Kung nagtatanong kayo kung saan pwedeng mag-apply online, i-research nyo lang yung eastwest na credit card application, and nandun na yun sa Google, lalabas na yun kung saan pwedeng mag-apply online. And after that, itong gagawin nyo, maghintay kayo for the call,
Again, pangalawang call na to, guys, and hindi ko inasahan na tumawag na naman sila sa akin for the verification of my information doon sa fill up ko na mga details sa online. And after that, yun na. So, parang ano lang siya. Para siyang nag-a-apply ka ng postpaid. So, kung hindi niyo pa nakita yung paano mag-apply ng postpaid plan, mobile postpaid plan, ilalagay ko na lang sa description box yung link. So, parang ganun lang yung kanyang process, but ang kaibahan lang is walang requirements si credit card. For me lang ha, para sa akin, kasi meron naman akong postpaid plan. Siguro yon ang advantages kapag meron kang ibang plan, tapos maganda yung standing mo, mas mabilis ka ma-approve. Pero para sa aking experience, guys, madali talaga online mag-apply ng credit card. Siguro mag-wait ka ng mga 2 weeks or 3 weeks and after nilang tumawag, hintayin mo na lang yon. So guys, ito. So after nilang tumawag sa inyo, maghintay kayo ng 2 to 3 weeks and then yung card mo is ipapadala nila kung saan mo siya in-address. So kung saan yung address na inilagay mo, doon nila ipapadala yung credit card mo. So ito yung sa akin. Bali ito siya, guys. Ayan. So yung sa akin before, nandun pa sa aking old company. Ayan. So ito yung itsura ng kanilang pinapadala and meron dito mga details. Ayan, nandito na rin yung card. So ipapakita ko sa inyo ang card. Ito yung card ko, guys. Ayan. So ito yung eastwest credit card ko and Visa siya. Ayan. Pag makatanggap na kayo nun, pwede nyo na siyang i-activate. So, paano ba mag-activate ng credit card? Antayin nyo lang siya, guys, ng mga... Mayroon silang instruction eh. Basahin nyo na lang yung instruction kung paano i-activate. And then, pag na-activate nyo na siya, pwede nyo na siyang i-purchase. And also, mayroon ako i-include na nakalagay din dun kung magkano yung credit limit mo. Ano bang ibig sabihin ng credit limit? Yung credit limit, guys, is yung amount na pwede mong gastusin within a month. Kasi kung magastos ka ng, for instance, ngayong buwan ng November, magagastusin mo, for example, meron kang nakalagay na credit limit na 50,000. Kung yung 50,000 na yon gagastusin mo within one month, so by next month, wala na yon. So kailangan mo na siyang bayaran para meron ka na namang credit limit na magagastos mo. So para lang siyang para siyang savings mo na ginastos mo, tapos kailangan mong lagyan ulit kung magkano yung amount na kinuha mo doon. So by next month, lagyan mo siya ulit para same pa rin siya ng amount kung ano yung nandun sa bank na yon. So ito, guys, gusto kong i-differentiate kung ano ba yung disadvantage at advantages ng credit card. Para sa akin, ang pinaka the best about credit card is you can purchase kahit wala kang pera. Basta as long as babayaran mo lang siya by the next month. So, ito yung pinaka maganda. Pang emergency kasi siya. Pwede mo siyang gamitin kung kinakailangan mo talaga. Pero ang disadvantage naman, pinaka disadvantage sa akin is kapag mag-purchase ka tapos hindi mo mabayaran by the next month, magkakaroon siya ng interest. So, madadagdagan yung babayaran mo instead of yun lang ang amount na bayaran mo. Pag hindi mo yun nabayaran, magkakaroon siya ng interest. And pag hindi mo rin siya nabayaran sa due date, mas malaki yung interest. So, dapat bayaran mo siya agad ng full within the next month dahil magkakaroon talaga siya ng interest, guys. Pero sa akin, thanks God, hindi ko pa yon na-experience dahil lahat ng pinurchase ko, binayaran ko talaga sa next month. Ayoko magkaroon ng interest dahil ibang usapan na yon, di ba? So, ang tips ko para mabilis kayong ma-approve sa inyong credit card is you have to have a good standing sa lahat ng mga plan ninyo, or you have to have a good standing sa bangko. Hindi lang sa plan, kundi sa bank. Kasi nakalink na yun eh.
ano ba yung tawag sa yung tawag nila na lahat is naka-link na. So pag-check niyo ng record kung ano yung record mo, pag hindi mo maano, pag hindi maganda yung record mo, syempre yun ang kanilang reference na hindi ka pwedeng mag-grant ng mabigyan ng ganito. Yun, you have to have a good standing sa mga record mo, especially sa mga plan. And yun talaga sa mga plan, guys, kasi ang daming nagpa-plan na hindi nila binabayaran dahil sa tingin nila is walang problema. Pero kapag mag-apply kayo sa ibang, like say, for example, sa credit card, mahirap ma-approve. So yun na, bayaran niyo yung plan niyo kahit na mahirap siyang bayaran, pero you have to have a good standing sa inyong mga accounts. The second one is once mag-fill up kayo ng form sa online, kailangan yung details niyo is tugma talaga sa sasabihin mo pag tumawag sila sa especially sa iyo, kasi sa iyo naman talaga tatawag sila. So dapat tugma sila. Tugma yung nilagay mo na information doon sa pag-fill upan mo na form. So yun, dapat magkatugma para walang problema. And then, next is magdasal. Bakit sinasabi ko magdasal? Kasi ako, lahat ng ginagawa ko sa buhay, pinagdadasal ko talaga basta gusto ko yung makamit. Aww. Yes, and alam ko na ang pagdadasal ay isa talaga sa pinaka number one na armor mo sa lahat ng bagay. So, magdasal ka na sana ma-approve yung mga plan mo, sana ma-approve yung mga plano mo, or kahit ano sa buhay mo, dapat ipagdadasal mo yun kung ano man yung, hindi lang yung kung ano yung gusto mong makuha, kundi din yung mga bagay-bagay, mga decision sa buhay. So, ayun lang. Thank you so much. I hope na may natutunan kayo sa video ito, kahit ayun, hindi ko masyadong na-express na mabuti, or iwan ko ba, basta yun na yun. So, thank you so much for watching, and sana panoorin nyo yung paano makakuha na mabilis sa postpaid plan na mobile. So, sana panoorin nyo rin yun, guys. Nasa description box lang yung link. Thank you so much for watching, and see you on my next one. Bye! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what I'm up to.